Oh, you can't make
women that can do what you do. All right. I've been through hurt. I've been through pain. Wish I had time so I could explain how God's been good. Oh, he made a way. Yeah, every time I was in trouble, somehow he won the battle. Now I know.
This coming year, 2021, will be the year of opportunities. Welcome to our online Sunday service. To fully enjoy the experience and maximize our fellowship with each other, here are some simple guidelines. Please share the link of our Sunday live streaming on your Facebook account so that we can reach out and connect to more people. Also, we can be interactive during the online preaching. You can share your thoughts in the comment box or simply click the light sign or heart sign to let us know that you are watching. Stay connected. We are encouraging everyone to join our regular online life group fellowships facilitated by our life group leaders. Let's continue to encourage one another during this time. Please join us on our prayer bond daily between 7 p.m. to 9 p.m., which we can do individually or as a family. We will start by declaring Psalm 91 out loud, followed by a prayer specifically for our COVID-19 related prayer points. Donations for the COVID-19 relief are welcome. Thank you in advance for those who are willing to help. Every start of the month, we are having our 7-day prayer preparation during weekdays at 6:30 p.m. via Zoom. To join us, you may obtain the link from your live group leader or whoever invited you, or simply message us on Facebook. For those who cannot join via Zoom, you may watch the live streaming through our Facebook account. We hope to see you, as this is a very good way to start the month. That's all for our announcements, and if you have missed out on anything, please wait until the end of our online service as we will be giving a recap of these. With that, we will now be starting with our program. Let's welcome the presence of the Lord with an expectant heart and be ready to give our all-out worship. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, and welcome to another opportunity para ma-enjoy ang presensya ng Panginoon. Psalm 105 verse 1 says, "Give praise to the Lord, proclaim His name, and make known among the nations what He has done." Amen? This day po, ipangalandakan po natin ang lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa ating buhay through our praise and worship. Yes, Jesus, we welcome Your presence this morning, Lord. And this time, we are ready to let everyone know of how faithful You are sa buhay namin, Panginoon. Come on, church, let's worship the Lord. Every child will see Your glory. Every nation bow before You. All our treasure turned to ashes in the light of You. Lord Almighty, only You are worthy.
God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love and restraint, this is our God. Every tribe sing we
that you will work, Panginoon, all throughout this service. We just surrender to you everything, Panginoon, lahat-lahat, Panginoon. And I know that this service will help us become victorious, Panginoon. We love you, we honor you, we worship you in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung tayo po ay pinagpala sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay, mas lalo po tayong pagpapalain sa pagbabalik natin ng ating kaloob sa ating Panginoon. As the Bible says in Deuteronomy chapter 8 verse 18, "You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it in this day." Ang ating lakas at kakayahan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon upang tayo magkaroon ng kayamanan. Kaya't ang sabi po sa Exodus chapter 35 verse 5, "Magandog kayo sa Panginoon mula sa mga ari-arian niyo. Magandog ng maluwag sa inyong puso ng mga ginto, tilak at tanso." Tayo'y manalangin. Father God, maging taos sa aming mga puso ang bawat pagibigay namin sa iyo, Panginoon. May it be our offering or tithes, tulungan mo po kami, Panginoon, na maging faithful sa amin pong pagbabalik sa iyo. Lalo po sa paghawak namin ng aming mga finances. I-bless niyo po ang aming mga sources of income, ang aming mga hanap buhay, ang aming mga businesses, Father God, upang sa gayon, Lord, as we give back to you, kami rin po ay magiging channel of blessing sa iba po, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We offer to you our tithes and offering with all our hearts. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. At para po sa lahat ng mga magbibigay, naka-flash po sa ating screen ang ating church treasurer na si Sis Hilda Abulencia, ang kanyang contact number at ang kanyang GCash number. At kung kayo po naman ay mga baguhan and God has been talking to you about tithes and giving, just message po ang mga taong nag-invite po sa inyo at sila po ang very much willing at open heart na magbibigay ng information, tulong, and encouragement sa bawat isa sa inyo po. God bless po sa bawat isa! Praise God! Once again, it's Sunday and we would like to welcome you to Life in Christ Family Church, the church that loves like a family. Lahat po ng mga ngayon lamang, pangalawa, pangatlo, at yung mga dati pong sumusubaybay at dati nating kasamahan na every Sunday po ay sumusuporta sa ating gawain. Of course, our members and our brothers not only here in the Philippines, even abroad at sa mga probinsya po ng ating bansa. Welcome po sa gawain ng Panginoon at dalangin ko po na tayo ay pagpalain ng Diyos at katagpuin ng ating Panginoon sa lahat po ng ating pagbubulay sa umagang ito. At higit sa lahat, habang pong tayo'y nakaupo sa presensya ng Diyos, dalangin po natin na ang Espiritu Santo ay gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ko lamang pong sabihin na last Sunday ay tinalakay po natin ang mga bagay sa buhay ni John the Baptist na binigyan niya ng pagpapahalaga. These are the things that John the Baptist valued in his life. Apat po ang ating tinalakay, kaya ko po gustong i-review ito kasi magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol kay John the Baptist. So, una, ano po ba ang binigyan niya ng pagpapahalaga sa kanyang buhay? Number one, his calling from the Lord. Number two, his character as a shining light. Number three, his courage for truth. And number four, his commitment. Apat na letter C po ang ating tinalakay. Yung kanyang calling, yung kanyang character, yung kanyang courage o yung kanyang tapang, at yung kanyang commitment. At sa umaga pong ito, bago po natin tunghayan ang ating pag-aaral, I'd like us to once again read the Word of God. Ito po ang ating teksto.
masusumpungan po ito dito sa Matthew chapter 3 verses 1 to 11. And let me read as you follow, habang ito ay inyo pong tinitignan, ay makiisa po kayo sa akin sa pagbabasa. Ganito ang kanyang sinasabi, Matthew chapter 3 verses 1 to 11. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, "Prepare the way for the Lord, make straight paths for him." John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptized you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. I will baptize you, or he will baptize you with the Holy Spirit and fire." Tayo po'y manalangin. Father, we thank you for the reading of your word. We pray that you will allow us, Father God, to understand not only what has been read, but the things that you would like us to know, especially with your servant, John the Baptist. May you give us, Father God, learnings, truth, and good observations, Lord, with his life, so that he may be one of our examples or model that we can follow. Thank you, Father God. We ask you to be with us, and we ask you to continue to minister to your people as we sit in your presence this morning. We give you glory, we give you honor, we give you praise in Jesus' name, and all God's people say, Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. As far as our Bible reading for today is concerned, it tells us about the life and the ministry of John the Baptist. And it gives us a very brief story. And of course, compared with so many written records of other men and women of God, yung pong kay John the Baptist ay napakaikli lamang. However, bagamat napakaikli ng kanyang buhay, napakaikli ng mga kwento na mababasa natin tungkol sa kanya sa salita po ng Diyos, yung kanyang karakter, his character and integrity were so much that so many lessons can be drawn from his life and even from his ministry. So in our sermon for today, I would like to share with you some observation and special truth that we can learn from the life and ministry of John the Baptist. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik, maikli lamang, kakaunti lamang ang ating pag-aaralan,
pero nawa ito ay tumimo sa ating mga puso at ito po ay maging inspirasyon natin at ating tularan, sapagkat dito ay makikita natin kung papanong naging successful ang kanyang spiritual na buhay, ang kanyang calling, at ang mga ipinagawa ng Diyos sa kanya. And we know that he ended well. Pastor, paano natin sasabihin he ended well when he was beheaded? Alam po ninyo, namatay po si John the Baptist, pinugutan siya ng ulo. Pero ito po'y nangyari dahil nagampanan niya ang kanyang tungkulin at nagawa niya na maglingkod sa Diyos ng buong tapang, ng buong husay, hanggang sa huling hininga na meron po siya. Sana po ay pamarisan po natin ang kapatid nito at ang modelong ito na ginamit ng Diyos upang ihanda ang pagdating ng ating Mesiyas, ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, ang una na makikita po natin sa ating pag-aaral patungkol sa buhay at ministeryo ni John the Baptist is that he lived for God and his calling and not for himself. Siya po ay nabuhay para sa Diyos, para sa tawag ng Diyos sa kanyang buhay, at hindi po para sa kanyang sarili. So he lived for God, not for himself. Yan, makikita po natin that he did not think, in fact, he did not think about the luxuries of life. Hindi niya inisip ang mga bagay, ang mga pwedeng magbigay ng kaginhawahan, ang pwedeng magpaligaya sa kanya as far as this world is concerned. So he did not think about these things. In fact, the Bible says that his clothes were made from camel's hair and a leather belt around his waist. Papakita po natin sa picture kung ano ang hitsura, papano manamit si John the Baptist. Yan. So makikita po natin na ang kanyang damit ay yung balahibo po ng mga kamelyo at merong nakatali sa kanyang baywang, no? Isang leather belt. Wow, kung lalakad po sa ating mundo sa panahong ito si John the Baptist, pagtatawanan mo siya. Wala sa moda, hindi modern ang kanyang suot, kakaiba, katangi-tangi, naiiba po ang kanyang suot. At sasabihin nating baduy siya. Sasabihin natin anong klaseng pananamit meron siya. At alam po ninyo, nung unang panahon, these were the clothes worn by poor people. And in fact, these were the clothes that were worn by the prophets. Makikita po natin sa 2 Kings 1 verse 8. Okay? Naalala ko po ang isang missionary by the name of Dwight Palmquist. Ito pong kapatid na ito ay naging missionary dito po sa Pilipinas. Sa akin, I would always say na when we talk about missionaries, a true missionary should be Dwight Palmquist. Wala pa akong nakita na missionary na palagay ko ay aabot doon sa nakita po namin at ipinamalas sa buhay ni Brother Dwight Palmquist. Si Brother Dwight Palmquist ay meron din siyang kapatid na kasama po ni Benny Hinn. And in fact, one time, si Benny Hinn po ay nagpagawa ng isang van, customized van, na kung nando doon yung merong magandang tulugan, may sariling CR, kung ano ang pangangailangan para merong kang bahay na maliit. Alam po ninyo, tinanggihan po ito ni Brother Dwight Palmquist. Kasi ang sabi niya, kapag ito'y aking tinanggap at kapag ito'y aking ginamit at ako'y umiikot at ito'y nawala, hahanap-hanapin ko yung comfort, yung ligaya na ibibigay nito.
Okay na sa akin yung kahit saan ako pumunta. Alam po ninyo itong kapatid na ito, ang daladala niya ay banig, unan, at kulambo. Kahit saan siya pumunta sa iba't ibang lugar na remote areas ng ating bansa, mga kapatid. Kapag siya'y may kumot, kapag siya'y merong higaan, yung kanyang unan, at yung kanyang banig, okay na po sa kanya. Nakakagulat ang buhay ng kapatid nito. First, iniwan po niya ang kanyang girlfriend. Give up niya yung kanyang girlfriend just to minister and be a missionary. Sabi namin, bakit mo give up yung girlfriend mo? Ako kaya kong magtiis, pero hindi ko kayang makita ang girlfriend ko kung siya'y mapapangasawa ko na magtitiis. So, hindi na lang siya nag-asawa, mga kapatid. Give up niya yung kanyang girlfriend para maging missionary at sundin ang kalooban ng Diyos at ang tawag ng Diyos sa kanyang buhay as a missionary. Ang makikita rin po natin, yung wala rin yaman ang taong ito. Bakit po? Kasi po, yung kanyang mga, yung missions fund na ibinibigay sa kanya, bago siya umuwi ng Amerika, pinamumudmud niya sa lahat ng iba't ibang mga churches, mga pastors, at mga ministries. Sabi ko, may ipon ka ba para sa sarili mo? Sabi niya, wala. Lahat ng meron ako, pag-aari ng Diyos. Sabi ko, do you even have an insurance? I don't need an insurance because my insurance is God Himself. God will take care of me. Minsan po, biniro niya ako. Eh, kapag nag-retire ka na, sino mag-aalaga sa'yo? Sabi ko, kung wala kang inihanda, wala kang itinabi, ang sabi niya sa akin, ikaw! Sabi niya po sa akin, ikaw ang mag-aalaga sa akin. Ikaw ang ipadadala ng Diyos para alagaan ako. Well, isa pong grabe at isang matinding pagpapasya upang siya ay makapaglingkod. Wala siyang business. So, there's nothing for him. Because to him, life is all about living for God and His calling, not for himself. Di ko alam kung merong missionary na aabot ng kahit na konti pagdating po sa mga regalo at mga blessings at mga rewards pagdating doon sa langit. Alam po ninyo, si John the Baptist ay parang ganun. Para kung nakita si Brother Dwight sa kanya. Ito pong missionaring ito, makikita mo kahit na yung kanyang pananamit, halos paulit-ulit lang ang mga suot niya. Hindi mo siya makikita. Kung ano lang ang kailangan niya, yun ang bibilhin niya. Hindi siya bibili para sa kanyang luho. Anything that he needs for missions, yun ang pinag-uukulan po niya ng pansin. Anong ibig sabihin nito? Hindi mahalaga sa kanya ang yaman, hindi mahalaga sa kanya ang mga bagay ng mundo, ari-arian, o anumang bagay. Ang mahalaga po sa buhay ng kapatid na ito ay siya ay mabuhay para sa Diyos, para sa dawag ng Diyos, para sa kanya. Ganun din po si John the Baptist. Ang mahalaga sa kanya ay yung kumilos siya, mabuhay siya, gumawa siya para sa Panginoon, para sa tawag ng Diyos, hindi po para sa kanyang sarili. Maraming mga tao din na yung kanilang mga plano, pinasusunod po nila ang plano at panaginip ng Diyos sa kanila. Imbis na yung kanilang panaginip o yung kanilang mga plano sa buhay ay iugnay at itama doon sa plano ng Diyos, kung minsan po hinihila nila ang Diyos upang yung kanilang mga plano, yun ang mangyari. Pero hindi po ganun si John the Baptist. In fact, John the Baptist left his parents and his father's home to be of service to the Lord. Dito po sa Luke chapter 3 verses 2 and 4, ganito ang ating mababasa. During the high
during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sin or of sins. Ano pong makikita natin dito? Nang tawagin po siya ng ating Panginoon at siya'y sumunod at tumugon sa panawagan ng Diyos, siya po ay nagsimula na doon sa wilderness experience. Doon siya nanirahan at siya'y umikot sa iba't ibang lugar ng kanilang bansa doon sa Jordan, and he was preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Hindi mo na makikita na nakasama niya at kasama pa rin niya ang kanyang mga magulang. Bumukod na siya, humiwalay na siya, sumunod na siya sa panawagan ng ating Panginoon. Alam po ninyo, bahagi po ng kanyang kasuotan, bahagi din po ng kanyang pagdidili-dili upang gampanan ang kanyang tungkulin, upang sundin ang kalooban ng Panginoon, pati po sa pagkain, itinabi niya. Alam po ninyo, nung unang panahon, yung pong mga saserdote po kasi ang tatay niya, kumakain yan pati ang kanyang pamilya doon sa share po nila doon sa mga offerings na ginagawa doon sa templo. Pero iniwan po niya ito. Hindi siya nagtamasak, hindi rin niya in-enjoy po ito. Nung unang panahon po, even the Bible, in Leviticus 11:21-23, the Bible or the Old Testament permits the consumption of locusts as food. And sasabihin ko sa inyo, kung araw-araw ganito ang iyong kakainin, eh hindi rin magandang diet at hindi masarap na diet. Pwede siyang mag-enjoy doon sa share ng kanyang ama sapagkat ito'y saserdote, pero pati po yun ay kanyang tinalikuran. Ang ibig pong sabihin, ginawa niya ang kanyang bahagi kung kailangan magsakripisyo, alang-alang sa gawain, magsasakripisyo po siya. Actually, makikita po natin sa Luke chapter 1 verse 15 ang ganito. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink. And he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. Anong makikita po natin? Patungkol sa kanya, meron siyang tinatawag na Nazarite. Or isa siyang Nazarite evangelist. So, ang occupation po or ang gawain ng kapatid na ito, hindi lamang siya isang propeta. Actually, kinikilala po si John the Baptist as the last prophet of the Old Testament. Pangalawa, he is a Nazarite missionary. Ang ibig sabihin, or evangelist. Nangangaral siya, pero meron siyang commitment sa Panginoon na i-consecrate ang kanyang sarili. Parang si Samson po, hindi nagpapaputol ng buhok, hindi kumakain ng, hindi umiinom ng alak or anything that is fermented, at sila ay hindi humahawak dun sa mga corpse, sa mga patay o sa mga, anything related to that, dahil bahagi po ng kanilang vow ito sa ating Panginoon. So makikita po natin dito na si John the Baptist, ang lahat ng kanyang pinagtuunan ng pansin ay ang Diyos at ang tawag sa kanya, hindi ang kanyang sarili. Alam po ninyo, sinasabi din ng Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. So, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. Ang mabuhay kay
John the Baptist is for God and to prepare the way for Jesus Christ. That was his calling. Siya po yung forerunner ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tagahawi, siya ang maghahanda ng daan para makapasok at magampanan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang tungkulin, ang nauna sa kanya para ihanda ito ay walang iba kung hindi si John the Baptist. So all of his life, minsan po narinig ko yung aking senior pastor at sabi niya, all of life is ministry. Lahat daw ng buhay ng tao ay patungkol sa ministeryo. Kapag sinabi nating ministeryo, all of life is about God. It is about His calling. It is about His will for our lives. At dito po ay makikita po natin na si John the Baptist, he left everything, he sacrificed everything just for him to follow what the Lord wants him to do and just for him to be faithful in the calling or in his calling from the Lord. Purihin po ang Panginoon. Marami tayong pwedeng sabihin dito pero limitado po ang ating oras. Pero napakahalaga nitong unang punto na ating tinalakay because it has something to do with the lives of Christians. It has something to do with our lives. As we dedicate it to the Lord, we need to live for the Lord. We need to die for the Lord. We need to live to follow His calling, to follow His will in our lives, not our will. At ang pinakadakilang ehemplo po rito ay ang ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Not my will, but thy will be done, ang sabi niya sa kanyang Ama. Bumaba ang ating Panginoon dito upang gampanan ang tawag ng Diyos Ama sa kanya upang iligtas po tayo sa kapahamakan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa po, ang pangalawang makikita po natin patungkol sa buhay at ministeryo po ni John the Baptist is that he was obedient. Kaya nga ang sinabi natin na buhay siya para sa Panginoon at para sa tawag ng Diyos. Kasi nga po makikita natin kung paano siya naging obedient sa ating Panginoon sa tawag sa Kanya. According to William Ward, ang sabi po ni William Ward ay ganito, every great person has first learn how to obey, whom to obey, and when to obey. Yan. Ang nagsabi po rito ay si William Ward. Ang sabi niya, every great person, ang isang o ang lahat ng dakilang tao, lahat ng dakilang tao, ay natuto muna upang, natuto muna upang sila ay sumunod. Tatlong bagay. How to obey, whom to obey, and when to obey. Yan. Ang dakilang tao daw ay natuto muna ng pagsunod. Paano susunod? Kanino susunod? At kailan susunod? There can be a little doubt about the obedience of John the Baptist. And it is his obedience that is the key to his spiritual greatness. We know and we see that John the Baptist is spiritually great, and his key in his greatness is his obedience to God and to his calling upon his life. It is also the key to our spiritual success. Kung paano pong naging successful si John the Baptist
sa tawag ng Diyos, sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito rin po ang susi upang tayo ay maging matagumpay sa ating spiritual na buhay, sa ating spiritual na kalagayan, at doon sa ating buhay sa mundong ito kung papaanong tayo ay tinawag ng Diyos at kailangan mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang magiging susi mo, ang magiging susi ko, ang magiging susi nating lahat ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang naisin sa ating buhay, at doon sa panawagan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So, kung meron pong mga areas ng ating mga buhay na kung minsan naghahanap tayo ng success, naghahanap tayo ng blessings, naghahanap tayo ng fulfillment, hindi natin mahanap-hanap. Alam niyo kung bakit? Kasi nangungusap ang Diyos sa atin. At ayaw nating makinig, ayaw nating sumunod, ayaw nating gumawa ayon dun sa kanyang nais. Kung minsan nararamdaman na natin na ang Panginoon ay nangungusap sa iba't ibang kaparaanan, pero kung minsan matigas pa rin ang ating mga puso. We have to put things right today. Kung gusto mo na maging matagumpay ka, especially in the spiritual aspect of your life, and in fact, in all of the aspects of your life, the key is for you to listen to God. Listen to His small voice. Listen to His word. Listen to godly people. Listen to the messages. And allow God to speak to you. And as He speaks to you, obey. Obey. Napakahalaga po ng pagsunod. Alam po ninyo, kung hindi po ako sumunod, kung hindi ako tumalima sa panawagan ng Diyos para sa aking kaligtasan at para sa aking pagpapastor, hindi ko na po alam kung nasaan ako ngayon. Bakit? Kasi lahat po ng mga kaibigan ko, yung mga personal friends ko, yung barkada ko po, matagal na, patay na silang lahat. Baka kung hindi ko nakilala ang Panginoon, kung hindi ako sumunod sa kanyang kalooban, kung hindi ako sumunod sa kanyang panawagan, at hindi ako sumunod sa kanyang calling sa aking buhay, baka matagal na rin po akong patay. Dahil pagdating sa kalokohan, pagdating ginagawang mali at masama ng aking mga barkada, hindi naman po ako nahuhuli. Baka kasama po ako dun sa mga nangunguna pa. O baka naman, sa panahong ito, ako'y palaboy. Alam po ninyo, ang isa po sa curse sa aming family, sa mother's side ko, lahi po kami ng mga manginginom, mga tumador. Kaya yung mga kamag-anak ko po, kapag nagkita-kita yan, hindi pwedeng pumunta sa party na walang dala-dala. At kapag umupo yan, pagkakain po, yun na. Ilalabas na po ang mga iba't ibang klaseng bote. At kung ano-anong pag-uusapan. At maya-maya nakikita mo na nagkakalasingan na. Yan. Ganun po ang sa mother side ko. Sa father side ko naman, mula sa lolo ko. 13 na nga yung anak. Nung siya'y nasa Ataol na, may dumating pang isa kasing edad ko. Anak din pala niya. So isa po sa curse sa amin yun. Tatay ko, good boy, hindi ng babae. Pero yung kanyang kapatid na lalaki, dalawa lang silang magkapatid na lalaki, ay medyo magalaw din sa babae. Kaya mga kapatid, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, kung hindi ako sumunod sa Kanya, hindi ako sumunod sa Kanyang panawagan, dalawa lang. Kung hindi ako'y patay na, ako'y palaboy-laboy po. Salamat na lang nakilala ko ang Panginoon. Salamat na lang sumunod ako sa Kanyang tinig.
sumunod ako sa kanyang panawagan. Bigla ko pong naalala yung awit. Marahil yung mga kabataan ngayon, hindi na nila alam ito. Pero nung kami mga kabataan, ito po yung mga naririnig namin that gives us inspiration pagdating po doon sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang sabi po ng awit ay ganito, nasaan kaya ako kung wala siya? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako? Kung wala si Jesus sa buhay ko, kung hindi ako sumunod sa kanyang panawagan, maaaring nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Pero salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. At nagkaroon po ako ng desire to follow the Lord, to obey the Lord, not only in accepting Him, but in coming to Him and obeying His small voice and calling in my heart and in my life. At sa panahong ito, kahit ulit-ulitin po, hindi ko babaguhin ang ginawa kong desisyon yun. Kasi what I am today, what I have today, it is because of my obedience to the voice of God, to the will of God, kung ano yung plano niya sa aking buhay. Purihin po ang Panginoon. Pangatlong makikita po natin na pwede nating matutunan sa buhay at sa ministry ni John the Baptist is that he was humble. He was humble in spirit. Yung pagpapakumbaba, meron siyang spirito ng pagpapakumbaba. Alam po ninyo, when it comes to the ministry of John the Baptist, he was successful in drawing large crowd of people from all over the nation para sila po ay lumapit sa kanya at pumunta sa Jordan River at sila po ay magpabautismo. In fact, he even caused the Jewish authorities to send men to examine his credentials. Kaya yung pong mga Jewish authorities na na-rattle sila kasi maraming mga tao ang dumadagsa, marami ang mga nagsisisi ng kasalanan, nagpapabautismo kay John the Baptist. So nagpadala sila ng mga tao nila to examine, sino ba itong John the Baptist na ito? Ano bang credential meron siya? Sino ba siya? Ano bang pinag-aralan niya? Ano bang pinagmamalaki niya? Alam po ninyo, when he was asked to give an account of himself, John described himself merely as a voice. Sino ka ba talaga? Ikaw ba ang Messiah? Ikaw ba ay propeta? Anong sabi niya? Ako po ay munting tinig. Ako'y munting boses, sabi niya. Ako'y boses lamang. Ang sabi niya, my task is to put or bring the attention to the one who is to come. Ang tungkulin ko ay boses lamang ako upang kunin ang atensyon ng tao para doon sa parating. Whose sandals, ang sabi niya, I am not worthy to untie. Yung sinelas ng parating na ito, ang ating Panginoon, ang Mesiyas, kahit na kalagan ko lamang, hindi ako karapat-dapat. Siya ang tunay, siya ang Mesiyas, siya ang parating. Kaya maghanda kayo. Kaya ang sabi ni John the Baptist, who are you? What is your credential? Sabi niya, I am just a voice. I'm just somebody preparing the way for the coming Messiah. And in fact, John denies any suggestion that he is a reincarnation of Elijah or that he is the prophet they are expecting in Deuteronomy 18:18. So ang tema po niya,
the thing that dominates in his heart and in his mind is how to make himself appear smaller and the Messiah appear bigger. Ang nasa puso niya, ang nasa isip niya ay kung paano niya ipahayag ang kanyang sarili na napakaliit. At ang kanyang kapahayagan ay kung paano napakalaki at napaka-importante ng paparating. Hindi ako siya, wala akong kwenta, ako'y tinig at boses lamang upang ihanda ang parating na Mesiyas na siyang pinakadakila. Greater than I am not even worthy to untie his sandals, sabi niya. Hindi nga ako karapat-dapat. Kaya nung magpapabautismo si Jesus, ayaw niyang bautismuhan si Jesus. Pero sabi ni Jesus, for righteousness sake, kailangan mong gawin yan. Yan ang calling mo. Yan ang atas sa'yo. Kaya ang kanya pong ginawa, binautismuhan niya ang ating Panginoong Jesucristo at doon ay lumabas yung tinatawag nating Trinity. Nandun si Jesus, binautismuhan, nagkaroon ng tinig mula sa langit, ito ang aking anak na kung kanino ako'y lubos na nalulugod. At dumating yung Holy Spirit in a form of a dove. Wow! Napakagandang sitwasyon. Napakaganda na kung pwede lamang ay nandoon tayo at nakita natin yun. Minsan po ay merong babae. Pagkatapos pong nangaral ng pastor patungkol sa pagpapakumbaba, the pastor taught about how and the command of us to be humble. And then sabi po ng babae, sabi niya, doon sa nag-preach, after the preaching, sabi niya, one of my greatest assets, ang sabi po niya, pastor, is that I am humble. Mga kapatid, she had missed the point. Hindi niya nakuha kung ano ang sinasabi ng pastor. Katatapos lamang sinabi ng pastor kung anong kahalagahan at kung ano ang pagpapakumbaba, ipinagmalaki po niya na siya raw ay mapagpakumbaba. Let us just see some of the verses na sinasabi po ng Bible. Ang sabi po sa Matthew 18 verse 4 ay ganito, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Kung sino man sa inyo ang magpapakumbaba, magiging mapagpakumbaba kagaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kita po ninyo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos? To be great in the sight of God and even in heaven, the key is humility. Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Sino po ito? Si Jesus Christ himself. Kaya sabi ng Bible, let your attitude be the same of the attitude of Jesus Christ. Na bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring kapantay siya ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at inangkin at kanyang isinuot ang kasuotan ng pagiging alipin ng pinakamababang anyo ng pagkatao, ang pagiging alipin. Yan. He took the form of a servant. And as a servant, he became obedient to his father. Hanggang saan? Hanggang sa kamatayan sa krus. By becoming obedient to death, even death on the cross. Wow! Anong klaseng pagsunod at anong klaseng pagpapakumbaba ang ating makikita sa ating Panginoong Jesus?
Ito rin ang ating makikita kay John the Baptist. Hindi lamang niya pinahalagahan ang gawin ng kalooban ng Diyos at ang tawag ng Diyos, siya ay naging masunurin at upang gawin ito, siya po ay kinailangang magpakumbaba. At makikita natin ang pagpapakumbaba sa kanya sapagkat nang tinanong siya, hindi siya nagkamali ng sagot. I am not the Messiah. Hindi ako hinihintay niyong Mesiyas. Hindi rin ako propeta. Sa totoo lang, marami po sa mga scholars ang naniniwala he is one, or he is the last prophet of the Old Testament. But he said, I am not even a prophet. Hindi ako si Elijah. Hindi nag-reincarnate. Hindi nabuhay sa pamamagitan ko si Elijah. No. Dito po'y makikita natin kung gaano siya kapag pakumbaba. In Luke 14 verse 11, ang sabi po, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, ang salita ng Diyos, puro baliktaran yan eh. Gusto mo magkaroon, magbigay ka. Kaya yung iba po, hindi nabibigyan. Tikumang kamay. Eh, ang sikreto po ng Panginoon dyan, pagdating sa pagkakaroon, ay magbigay ka. Pagdating po doon sa who wanted to be the greatest, who want to be exalted, who wants to be number one, who wants to be first, sabi ng Panginoon, kung sino yung nahuhuli, kung sino yung nagpapakumbaba, yun ang itinataas. At kung sino naman yung nagtataas ng kanilang mga sarili, yun ang ibinabagsak. Ano ang sabi po ng, ito po'y isang atas or utos. Sabi po ng James 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. All you have to do is to come before the Lord, humble yourself, at ang sabi po ng Bible, siya ang magtataas sa iyo. Mga kapatid, a very, very simple sermon this morning. Pero naniniwala ako, ito'y matinding pagtuturo. Ito'y matinding learnings mula sa buhay po ni John the Baptist. Makikita po natin, number one, that John the Baptist lived his life for God and for his calling, not even for himself. Kinabi niya lahat. My life is for God. My life is for the calling of God. It is not for me. Pangalawa, makikita po natin that he was obedient. Naging masunurin siya sa Diyos. Wala tayong masyadong makikitang mahabang kwento patungkol sa kanya. But I believe that he has lived a successful life. He has been faithful to God and his calling. Therefore, para kung nakikinig-kinig na sinasabi ng Panginoon sa kanya, welcome, my good and faithful servant. He has been obedient to the Lord. And lastly, he was a humble person. Humble. He was humble in spirit. Wala kang makitang pagmamalaki sa kanya. At nawa, ito po ang makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa umagang ito, kung inaakala mo na kailangan mo ang Diyos, kinakailangan mo magtagumpay sa buhay, magtagumpay sa iyong spiritual na buhay, magtagumpay sa iyong lakbayin, magtagumpay sa mundong ito ayon sa tagumpay na ibinibigay at ninanais ng Diyos para sa iyo. All you have to do is to humble yourself before the Lord. All you have to do is to come before the Lord at pakinggan ang panawagan ng Diyos. Alam ko pong marami ang kinakatok ng Diyos sa umagang ito. At kung sinasabi mong, Pastor, gusto ko pong maging successful sa lahat ng bahagi ng aking buhay, lalo na sa kalooban ng Diyos sa aking buhay,
ito lamang po ang kailangan niyong tanggapin. Ito lamang ang kailangan niyong gawin. Magpakumbaba, buksan ang iyong puso, pagsisihan ang kasalanan, papasukin si Jesus sa iyong buhay at magsisimula ang mga plano ng Diyos para sa iyo. Sige po, yumuko kayo at manalangin, sasamahan ko po kayo. Sumunod po kayo sa panalangin na nagbubuhat sa inyong mga puso at sabihin po ninyo ito. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa katotohanan na ang tagumpay ay nanggagaling sa inyo. At gusto ko pong makamit ito sa aking buhay. Kaya sa oras na ito, nagpapakumbaba po ako sa inyo. Kinikilala ang aking mga kasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawa na hindi ayon sa inyong kalooban. Patawad po, Panginoon. Linisin po ninyo ako sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Panginoong Jesus, pinapapasok ko po kayo sa aking buhay. Tinatanggap ko kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, ito ang unang pagsunod ko sa inyong panawagan sa aking buhay. Magpapatuloy po ako sa lakbay ng buhay na kasama kayo. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang pong mananalangin para sa inyo. Narinig mo ang panalangin ng aking mga kapatid, Panginoon. Dalangin ko po na huwag mo silang pababayaan. Huwag po ninyo silang lulubayan. Tulungan nyo kami, ang aming church, upang maging pagpapala, upang alalayan namin sa kanila. Alalayan namin sila sa bagong journey ng kanilang pagsunod sa iyo. At dalangin ko po na sila ay makapagpatuloy at lumago at nang kanilang maranasan ang tunay na tagumpay sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin po ang lahat ng mga kapatid na nakasama namin sa gawain ito. Lahat ng mga may karamdaman, pwede po ninyong itas ang inyong mga kamay. Father, I pray for healing right now. I declare healing wherever they are. San man naroon ng aking mga kapatid, magpapagaling ka, Panginoon, sa lahat ng karamdaman, anumang uri ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus. Patuloy na nakatas ang ating mga kamay, Panginoon, sa pangangailangan ng iyong mga anak, be it financially, emotionally, mentally, materially, whatever their needs are, in Jesus' mighty name, open the windows of heaven and pour out your blessings upon them. We also ask you to continue to protect us from the enemy, the evil one, from COVID-19, and even from people na merong hindi magandang naisin or plano sa amin. Protect your people. Cover us with the blood of Jesus. And I pray that you will allow us to experience so many miracles in our lives para mapatunayan po ng iyong mga anak na ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya, na hindi nang iiwan, at ikaw po ang Diyos na umaalalay sa amin at kumakalina. Maraming salamat. Pagpalain mo kaming lahat. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Lord, kung meron kang panawagan sa iyong mga anak, lalo-lalo na meron kang mga tinatawag sa gawain, sa pagpapastor, o sa pagtugon sa mga panawagan mo sa iba't ibang larangan ng ministries, in Jesus' mighty name, huwag patigasin ang aming mga puso. Kung hindi matuto po kaming gawin ang iyong kalooban, sumunod sa iyong kalooban, at maging mapagpakumbaba na gumagawa ng ikasisiyan ng aming Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo kaming lahat.
Ibinabalik namin sa inyong lahat ng kapurihan, lahat ng kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, and all God's people say, Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Kung kayo'y sumunod sa panalangin, sabihin lamang po ninyo sa mga nag-anyaya sa inyo na sumunod kayo sa panalangin at sabihin nyo na gusto nyong magpatuloy sa inyong Christian journey, sa inyong bagong journey with the Lord, at aalalayan po namin kayo. Ilalagay namin kayo sa mga maliliit na grupo na siyang mag-aalaga sa inyo para makapagpatuloy kayo sa Panginoon. At maraming salamat sa inyong lahat na sa inyong pagsubaybay, pagsuporta sa gawain ng Panginoon. And this has been your pastor, Pastor Tony Espiritu of Life in Christ Family Church, the church that loves like a family. God bless us all. Good day.